So mga tol, na-interview nga po sa YouTube channel ng SNBoxing.com ang nakatapat ni former 3 Division World Champion General Casimero sa bansang Japan noong October 12 na si Yukinori Ogoni, kung saan nauwi nga po sa tabla ang laban ng dalawa. Sinagot nga po ni Yukinori Ogoni ang mga fans ni Casimero na nagsasabi na kamao daw ang tumama sa noon niya noong ma-headbutt siya nito. Paliwanag ni Ogoni mga tol, may mga photos umanong nilabas na talagang ulo ni Casimero ang tumama sa noon niya. Ibinahagi nga din po ni Ogoni mga tol na dalawang beses daw nangyari sa kanya na tumabla ang laban. Dahil bago daw ang laban kay Casimero, ganyan din ang nangyari sa kanya noong makalaban niya ang kapwa Hapon na si Keta Kurihara. Hanggang round 4 nga lang din po nagtapos ang laban nila sa isang technical draw kaparehas kay Casimero. Coincident nga daw ang nangyari sa dalawang magkasunod na laban niya. Parehas na parehas daw kasing round 4 at parehas na technical draw. Pabiro tuloy ni Ogoni mga tol, kapag lumaban daw siya ulit, ikakaber na daw niya ang dalawang kamay niya sa ulo niya mula round 1 hanggang round 4 para hindi daw siya ma-headbutt at hindi maging tabla ang laban. Saka lang daw niya hindi ikakaber ang ulo niya pagtapos na daw ang round 4. Dagdag pa ni Ogoni mga tol, mas malala daw ang tama niya kay Casimero kumpara sa laban niya kay Kurihara. Halos hindi daw kasi huminto ang tulo ng dugo noong ma-headbutt siya ni Casimero, kaya hindi na rin daw siya makakita dahil pati daw mata niya nadadaluyan na. Sa ngayon, wala pa nga pong malinaw kung magre-rematch sila ni Casimero at kung matuloy ang rematch na yan mga tol. Sa Okada Manila nga po ang venue nila at gagawin yan sa buwan ng February. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na nasa Baguio na ngayon ang current Unified WBA at IBF Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. Doon nga po niya ipinagpapatuloy ang pag-iinsayo niya para sa nalalapit niyang bigating labang kay Unified Super Bantamweight World Champion na Oya Inoue. Tatlong Pinoy nga po ang kinuha ng Team Tapales na ka-sparring partner, kasama na nga po dyan si Vincent Astrolabio. At kung matatandaan, nagpresenta nga po si Karamis Martin na tutulong daw siya sa Team Tapales para sa paghahanda nito kay Inoue. Subalit hindi nga po kinuha si Karamis Martin mga tol dahil kaluwete siya. Orthodox kasi itong si Inoue, kaya hindi fit para kay Tapales ang sparring partner na Southpaw Stand. Sa kabilang dako naman mga tol, legend Marco Antonio Barrera sinabi ang top 3 Pinoy boxers para sa kanya. Nangunguna nga po sa listahan niya ang tumalo sa kanya ng dalawang beses, walang iba kundi ang 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Pangalawa, si legend at future Hall of Fame Nonito Donaire Jr. At ang pangatlo ay itong si Gabriel Plus Elorde. Sa ibang balita naman mga tol, ngayong November 16 na nga po ang laban ng 2 Division at kasalukuyang WBO Super Featherweight World Champion Emmanuel Navarrete kontra sa tinalo ni Shakur Stevenson via unanimous na si Robson Consicao. So nagbigay nga po ng prediction si Shakur Stevenson sa laban na yan. Ayon kay Stevenson, pahihintuin umano ni Navarrete itong si Consicao sa late rounds. Pero magbibigay daw ng problema kay Navarrete itong si Consicao sa early rounds. Kung ididemolish daw ni Navarrete itong si Consicao ng maaga pa lang, yun daw ang tinatawag na stalemate fights. Bagamat kasi na knockdown ni Shakur Stevenson itong si Consicao sa round 4, umabot ng desisyon ng laban nila